sa natapos po na maisug rally ng mga didishit diyan po sa Pampanga, isa pong tumawag ng atensyon sa publiko, actually di naman talaga kapansin-pansin ito, kaso lang nagiging talk of the town pa rin, ano? Ang mga naging pahayag nito pong si Baste Duterte, ang city mayor po ng Davao. Kasi doon po sa kanyang naging pahayag, misto lang, napakasama ng loob niya po dito po kay Senator Bongo. At ilan po sa mga litanya rito, basahin ko muna bago ko po ipakita sa inyo yung video, ay ang mga katagang Dabawenyo, nagboto kami sa iyo. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Pahayag po iyan ni Baste noong June 17, 2024. At ang tinutukoy niya po diyan, ito pong si Senator Bongo. Na alam naman po natin na parang talagang mas tunay pang anak ni Rodrigo Duterte. Kasi hindi naman maikakaila na sa 6 na taon na panunungkulan ni Rodrigo Duterte, talagang walang ibang pinagkatiwalaan ng todo-todo si Duterte kung hindi ito pong si Senator Bongo. Ang naging tugon naman po dito nitong si Senator Bongo ay ang mga sumusunod. Iniintindi daw po niya ang saloobin ni Baste at matagal akong nagsilbi, sabi niya, ng tapat sa kanyang ama. In fact, inulit niya nga po yan doon po sa kanyang naging live streaming na napakarami pong ibinigay na impormasyon sa publiko the other day. Sabi ni Senator Bongo, ang paglilingkod niya kay Rodrigo Duterte ay hindi magbabago at pagiging tapat dito hanggang sa kamatayan. Oh, di ba? Yan po yung ganyan katapat. Ito pong si Bongo kay Rodrigo Duterte. Kaya malamang sa malamang, parang sa pantaha po ng ilan, parang may halong insecurity ang nangyayari sa magkakapatid na Duterte na ito, especially nung panahon ng panunungkulan ng ama po nila. Pero balikan po natin yung pinakapartikular na mensahe nito pong si Baste Duterte. At gamitin po natin yung YouTube channel ni Attorney Claire kasi mas madali pong i-play dito. Yung timestamp lamang at magpe-play na itong mga binanggit na pahayag ni Baste para kay Bongo. Pakinggan po natin bago natin puntahan yung live streaming nitong si Ninyo Barsaga. Ikaw, Bongo. Kumbareta ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawenyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Pero alam nyo mga tol, sa mga nagsasabi dyan na kunyari lang ito, may pahayag si Ninyo Barsaga. Pero sa observation po kasi natin, sa tingin po kasi natin ngayon, parang mas madaldal pa nga si Robin Padilla sa pagtatanggol sa mga Duterte kumpara po dito kay Senator Bongo. Perhaps political reason. Kasi tama po kayo, baka sinasabi ninyo na naghahangad ng boto itong si Bongo mula sa mga supporter ni Pangulo at ng mga loyalista. Pero sa party po ng mga Duterte, ako ang nakikita ko po dito, and I agree somehow doon sa napanood ko na kay Ninyo Barsaga, na ito ay merong sense of insecurity. Ano, dahil medyo masakit din kasi sa kalooban talaga ng isang anak na parang mas anak pa ang turing mo doon sa isang hindi mo naman dugo. Ano, hindi may kakaila po yun mga tol. Kaya maaaring yun talaga ang isa sa mga pinaghuhugutan nitong si Baste Duterte, tapos hindi niya pa nakikita na very vocal itong si Bongo sa pagtatanggol kay Rodrigo Duterte sa kasalukuyan. At the same time, hindi rin umaattend sa mga maisug rally itong si Bongo na pinangungunahan po ng mga didishit na ito. O, tuloy po natin ang sinasabi dito nitong si Baste Duterte. Na totoo lang. Ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam. Pero yung hisgot lang kasi wala na yung tao. Pero iniidolo ko talaga, yun talaga yung hero ko.
Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Hontiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Pero, you know, maglalagay tayo ng mga... You have time, pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Yata ni, pakita sa mua that you will stand by the Filipino people. So your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Kaya naman, ramisan ka ng 20 pesos na bigas. Good. At saka naman, diba? Ayan yung ilan sa mga bahagi ng pahayag nitong si Bastet Duterte. Makikita po ninyo na talagang masama ang loob niya kay Bongo. Maaring drama po sa paningin po natin ito, pero hindi maikakaila na talagang sinasabi niya, partikular sa mga Dabawenyo, na huwag nang iboboto itong si Bongo. Kung drama lang siguro ito, necessary pa ba na huwag iboto? Kasi alam niyo naman ang mga Pilipino, marami sa atin ang sabihin lamang ng sinusuportahan natin, eh gagawin na po natin. Kaya tingin ko, tama ito pong pahayag nitong si Ninyo Barsaga. After all, nakasama po nila ito eh. Matagal po nilang nakasama sa politika itong si Ninyo Barsaga. From time to time, nakakadalo po ito ng mga pagtitipon. Kasama po ang mga dating opisyales, even ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito po sa kwento ni Ninyo Barsaga, pinatototohanan niya ngayon na hindi po gimmick ito. Ang katotohanan daw po, talagang merong tampo o galit ang mga magkakapatid na ito kay Senator Bongo. At nakikita naman natin yun, mga tol, sa mga nakalipas na panahon. Diba? Nung panahon na Pangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, very rare nating makita na ang magkakapatid na yan ay nakakalapit agad-agaran sa dating Pangulo. Kailangan talagang dadaan muna kay Bongo. Kaya siguro, yun po yung ikinasasama po ng loob nila. Ngayon, para mas malinaw yung mga detalye sa isang pagkakataon, pakinggan po natin ito pong si Ninyo Barsaga. Ito po, lilinawin ko ito mga kaibigan. Kasi may mga nabasa ako, napanood na ang sinasabi gimmick daw yung mga pasaring ni Bastet Duterte laban kay Senator Bongo. Hindi po gimmick yan, mga kaibigan. Sa mga taong nakakakilala kay Senator Bongo, sa mga nakakasalamuha kay Senator Bongo, talagang galit ang tatlong magkakapatid na yan. Ayan ha. Ayan ay ayon kay Ninyo Barsaga. Yung mga malalapit daw kay Bongo, nakakakilala sa kanya, sinasabi niya ngayon na ang mga magkakapatid, tinutukoy niya si Pulong, si Sara at si Baste, galit kay Bongo. Nakita naman natin yan mga tol, ramdam natin yan sa publiko noon. Ngayon lamang na panahon ng politika, especially last election, eh parang kunyari maayos ang sitwasyon nila. Baga plastikan lang ba? Saka biruin mo, ikaw anak ka talaga, tapos parang ang gusto ng tatay mo ang ipalit sa kanya si Bongo. Naramdaman nyo ba yun noon? Simula nung pag-upo ni Rodrigo Duterte, ang pinopromote lagi na mga programa at ito ay laging binibigyan ng pagkakataon, particular sa telebisyon na pag-aari po ng ating gobyerno, PTV, RTBM at iba pang mga social media platform, puro mga gawain ni Senator Bongo. Talagang binild ni Rodrigo Duterte ang imahe ni Bongo pero nag-failed po sila doon kasi even nung sinabi niya nga na si Pangulong Bongbong Marcos ay weak at hindi niya kayang iboto ito at dapat ang iboto daw si Bongo sa pagkapangulo, eh wala pa rin naging dating. Kaya kinalauna, napilitan na lamang itong si Bongo na i-withdraw yung kanyang kandidatura sa pagkapangulo
at mag-focus na lamang sa pagiging assistant to the president at the same time senator ng Republika. O, ituloy po natin ang sinasabi dito nitong si Ninyo Barsaga. Bakit ko po nasabi? Kasi ang cellphone ni Pangulong Duterte ang sumasagot parati dyan si Senator Bongo. Si Senator Bongo po ang sumasagot. One time, nagkaroon ako ng experience dyan, birthday ng anak ni Congressman Paolo Duterte. Birthday yon, magkakaroon ng debo. Ika nga, magkakaroon ng debo celebration para doon sa anak ni Paolo Duterte. Tumawag siya kay Senator Bongo at noong mga panahon na yon, nandoon po ako. Nasa Malacanang ako noon. Saksi ako noon. Marami kami noon na nandoon kami sa Malacanang sa bahay ng pagbabago. Or dyan sa Intulay, pagitan ng Nagtahan. Nagtahan, papuntang Pandakan, Manila, yung kabila doon. Yun ang bahay ng dating Pangulo. Doon tumitira ang presidente. O kung tawagin, Presidential Security Group Park or PSG Park, doon umuwi ang Pangulo noong araw na yon. Now, mga kaibigan, dito po ako natatawa. Ang sabi ng iba, gimmick daw yung awayan ni Pulong Duterte. Hindi po gimmick. Hindi po gimmick yan. Yung sinabi ko kanina na magdidibo yung anak ni Paolo ni Paolo Duterte something 2019, mga ganon, mga year na ganon. Tumawag itong si Isabel Duterte. Nung tumawag, ang ini-speak ni Isabel ang sasagot yung lolo niya na si dating Pangulong Duterte. Nagkataon na loudspeaker yun ni Senator Bongo. Hindi niya siguro marinig, kaya na loudspeaker niya. Eh ako pa naman, chismoso ako. Now, nung tumawag si Isabel, ang sagot niya, lo, at sumagot yung O bago tayo magpatuloy mga tol, given naman sa atin yan, na hindi natin iboboto si Senator Bongo, kaya kahit maggawa sila ng eksena, useless yan sa atin. Siguro naman, pagka nangyari na iboto nyo si Bongo, tanga po tayo nun. Kaya sa ating mga PBBM supporter at Marcos loyalist, kayo po yon, hindi natin iboboto si Senator Bongo. Ngayon, bakit po natin pinag-uusapan ito? Kasi, dapat malaman po natin, malaman ng publiko na sa mga patotoo na ito ni Ninyo Barsaga, plastika ng relasyon sa pagitan ng mga magkakapatid na yan at saka ni Senator Bongo. Yun po yung punto natin dito. Hindi para po malinlang tayo o iboto si Senator Bongo. Wala pong ganung option dahil tiyak na tiyak po tayo na walang makukuhang boto sa atin itong si Senator Bongo bilang PBBM supporter at mga loyalista. Sabi lang po ni Pangulong Duterte dati, si Senator Bongo. Ang sagot ni Senator Bongo, Isabel, nasa meeting lang si Pangulo, si Lolo mo. Nasa meeting lang, mamaya tawag ka na lang mamaya after nung meeting niya. Nagalit si Isabel, bakit ikaw ang sumasagot ng po ng Lolo ko? Yun ang sinabi. Pinahawak sa akin ni boss yung cellphone. Kasi ang tawag ni Senator Bongo, kay Pangulong Duterte, boss ang tawag niya, hindi presidente o ano. Pag was in public, presidente o si Pangulo ang tawag. Pero pag sila-sila o kami-kami nga nando doon, boss ang tawag niyan ni SBG. Doon nagalit si Isabel, bakit ikaw parating sumasagot? Tapos another month, nagkaroon na naman ako ng experience. Tumawag si Pulong Duterte kay Pangulong Duterte sa cellphone, nandoon din na naman ako. Accident yun eh. Nung tumawag, ang sagot ni Senator Bongo, nasa meeting lang si Pangulong Duterte. Nasa meeting lang. Accident, si Congressman Pulong Duterte pala ng mga panahon na yon, malapit lang pala siya sa Malacanang area. Somewhere in UN Avenue, papunta pa lang siya ng PSG kung pa natanong. Eh, noong time yun, nagpapagupit ang Pangulo. Eh, siyempre, sinabi ni Senator Bongo, nag-meeting, biglang naabutan,
papagupit lang, hindi binigay. Now, ang balita ko pa dyan, dati, kaya galit na galit sila dahil sa nagkaroon. Kay Hanilet, kay Madam Hanilet, kung tawagin dati, Madam Hanilet, Bincula ba yun? Yung Vincenia, yung asawa ni Pangulong Duterte ngayon na babae. Si Senator Bungo kasi nasa paksyon ng ginakasama ni Pangulong Duterte ngayon. Doon siya naka-line up si Senator Bungo. Mas dikit siya, mas close siya doon sa kinakasama ni Pangulong Duterte ngayon. Talagang sapul na sapul, mga kaibigan. Hindi po close ang mga anak ni Pangulong Duterte kay Senator Bungo. Ang close lang kay Senator Bungo, pagkakalam ko, yung anak ni Hanilet. Yung babae, nakalimutan ko ang pangalan, yung si Kitty. Yun ang close kay Senator Bungo. Pero mga yan, hindi. Galit sila. Kung nakikita nyo, in-appear. At nakikita naman natin yan sa harapan ng publiko, mga tol. Di ba? Ramdam naman yan ng public. Eh. No? Itong mga sinasabi dito ni Ninyo Barsaga, particular kay Pulong Duterte, ramdam po natin yun. Kitang-kita naman natin kung paano dumidistansya ang magkakapatid na yan kay Bongo. Parang from time to time, nagkakaipitan sa isang pagtitipon, kaya nagbabatian. Pero yung maayos na samahan, hindi nila may kakailayo na hindi talaga maayos. Anyway, ang pinag-uusapan pa lamang dito, ah, nitong si Ninyo Barsaga, hindi pa kay Baste, kay Pulong pa lamang ito. Yung sitwasyon na pinaliwanag niya na kanina. Hintayin pa natin kung may mga sasabihin pa rito si Barsaga kasi hindi ko pa rin naman napapanood ng buo ang vlog na ito. Yung mga unang parte pa lamang. Appearance in public, plastikin na lang ang mga yan. Plastikin na lang yan. Kap, bakit nagalit na galit sila Duterte kay Marcos? Itanungin mo sila. Huwag mo sa akin tatanungin. Tama. Okay? Hindi ko alam kung anong pinagmulan. Okay? Now, yun ang, ayun po ang pagkakaalam ko. Kasi si Senator Bongo trusted, ang hindi siguro matanggap nila Baste, nila Pulong, o nila Sara, si Bongo lahat ang pinagkakatiwalaan ni Pangulong Duterte noong panahon niya. Totoo yan. Kasi, kung ano ang salita nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, mga kaibigan, kung ano ang sasabihin ni Senator Bongo, yun ang salita ni Pangulong Duterte. Sa madaling salita, kung ano ang kumpas ni Senator Bongo, ang dating sa baba, yun din ang kumpas ni Pangulong Duterte. At totoo naman yung mga sinasabi nila ng iba, hindi ka makakarekta kay Pangulong Duterte nung panahon na yon kung hindi ka dadaan kay Senator Bongo. Kahit na daanan mo silang Muking, yung si Muking, yan ang mga trusted na tao ni Senator Bongo, kila Jello, kila Dea, kung sino pang staff ni Pangulong Duterte nung mga panahon na yon, pag walang approval ni Senator Bongo or ni Bongo, hindi kayo makakarekta kay Pangulong Duterte. Yung mga meeting-meeting. Totoo yun. Totoo yan. Pero, si Senator Bongo naman, napakadaling lapitan yan eh. Napakadaling lapitan ni Senator Bongo. Talagang tumutulong yan. Ang problema lang kay Senator Bongo, na hindi ko gusto sa kanya, yung mga tauhan niya, hindi naman lahat ng tauhan ni Bongo, mga gago. Yung igang, mga gago, mga tauhan niya. Kagaya na lang yan. One time, nung bago mag-senatorial election, ito guys ha, yung mga matatagal ko ng follower, talagang nakamonitor talaga sa akin ng mga pass ng mga political vlog. Meron ako dating sinasabi bago magkaroon ng election 2019, pag kailangan nyo ng medical assistant, indigenous people ka, mahirap ka, maralita ka, kailangan mo ng medical assistant, wala kang kakayahan ng pambayad sa operation, sa kidney, kung ano. Ito, may katotohanan naman itong sinasabi ni Ninyo Barsaga. Whether we like it or not, talagang totoo yan.
Kasi alam nyo si Barsaga, nakilala ko ito nung una kaming naniwala kay Norman Mangusin na nagpakilalang Francis Leo Marcos. Bilang mga naniwala noon at siya naman ay matagal na rin vlogger sa politika, na nakadaupang palad ko ito from time to time sa community of vloggers. At nagkaroon kami ng personal na pag-uusap nito at sinesend niya sa akin, Kuya Top One, kapag kami mga kakilala ka na gusto talagang matulungan sa mga serbisyong pangkalusugan, sabihin mo lang sa akin, ilalapit natin kay Senator Bongo. At nangyayari naman, mga tol. Whether we like it or not, ano, ayaw natin kay Bongo bilang politiko, pero katotohanan po kasi yun, kaya hindi ko po pwedeng hindi sabihin. Eh. May mga natutulungan talaga back then noon si Bongo. But again, it doesn't mean na porket ganon, eh, iboboto ko si Bongo. And I believe kayo, bilang supporter ni Pangulo at ng mga loyalista, hindi nyo rin iboboto si Bongo. Pero tuloy lang natin yung sinasabi dito ni Ninyo Barsaga, dahil totoo po yan. Hindi po natin pwedeng i-deny yan. Manyan, umgamot. Kung natatandaan niyo yan, 5 minutes lang ang sinihingi ko sa inyo dati, di ba? 5 minutes or 2 minutes video clip lang ang hihingi ko sa inyo, di ba? May mga ganun ako noong araw. Nakakarating kay Senator Bongo yan. Kasi nung time na yon, talagang sinabi ko kay Senator Bongo, sabi ko, Boss, may mga pasyente na gustong manghingi ng mga medical assistant. May gustong lumapit po na walang kakayahan na makalapit sa inyo. Ang sabi sa akin ni Senator Bongo noon, ninyo, pag may kailangan ng medical assistant, ibigay mo sa akin, erekta mo, ako nang bahala dyan. Nung time na yon, talagang na-actionan ni Senator Bongo. Sa sobrang daming naghihingi sa akin ng medical assistant, baka malihis tayo ng paniniwala dahil sa mga sinasabi ni Ninyo Barsaga. Alam nyo mga tol, lilinawin ko lamang ha. Trabaho ng mga politiko tumulong dahil may pondo ng gobyerno na nakalaan sa kanila at hindi yan dapat utang na loob ng mga Pilipino. At kung tumutulong man si Senator Bongo, okay yon, good for him at good para sa mga taong natulungan niya na ilan doon mga kakilala ko. But it doesn't mean na magiging sapat po yon para iboto po natin siya. Kaya uulitin ko lamang po sa inyo, ha, baka dahil pa sa mga sinasabi ni Ninyo Barsaga, magbago isip ninyo. Hindi ko iboboto si Senator Bongo and I hope hindi nyo rin po iboto. But sa mga lumalabas kasi na assessment, eh parang lalabas pa rin naman na senador ito, whether we like it or not. Anyway, after all, malalaman natin yun sa 2025. Pakinggan natin patuloy ang sinasabi po dito. Na gustong makalapit kay Senator Bongo para sa mga medical assistant na yan, gumawa na ng GC ang grupo ni Senator Bongo, exclusive para sa akin yon. Para lahat ng mga hihingi ng medical assistant, irerekta ko doon sa GC group with number ng pasyente, contact pangalan, kung sinong contact person, medical abstract, etc. Doon. Nung hindi, habang tumatagal ang mga panahon na yan, may mga staff ni Senator Bongo na iilang-ilang dyan ng mga siraulo na kakausapin yung ibang pasyente. After noon, hindi na na-actionan. Pinaparating ko kay Senator Bongo yun. Kinukulit ko siya ng kinukulit, ina-actionan niya naman, pero yung ibang staff, nagagalit sa akin, nyo, huwag ka nang rumekta kay boss. Saan? Fast forward natin, ano, puro kay Bongo yung natututo ko ng pahayag ni Ninyo eh. Fast forward natin. Samantalang si Senator Bongo, ginagala nyo ng ginagala para isama nyo sa mga political activity. Oh, ito na ha. Lalong ini-stress nyo yung matanda. Imbis, may punto siya rito. Alam niyo kung ikayo ay matinong anak, ha? Hindi natin nahangarin na yung tatay natin o magulang natin, nakikita po nating nahihirapan. Kitang-kita naman sa mga pagpunta nitong si Rodrigo Duterte na hirap na siya. Sa paglalakad, sa pag-akyat sa entablado, sa pagsasalita, and pinakahuling pag-appear niya nga sa entablado, di ba? Nagniwi-niwi na siya. Yung kanyang sinasabi, halos hindi mo na maintindihan
Tapos yung mic halos mabitawan niya na. After that, matagal na nagpahinga. At ngayon, nakikita na lang natin sa mga recorded video o nung live streaming ni Bongo o kaya sa mga official statement. Pero hindi na siya ganun talaga kalakas, mga tol. Tapos itong mga maisog na ito, patuloy sa paggamit kay Rodrigo Duterte. Yun siguro ang pinupunto dito nitong si Ninyo Barsaga. Manahimik na lang si dating Pangulong Duterte, lalo yung dinadala kung saan-saan. Hindi ba kayo nahiya niyan? Kita nyo, hindi na Pangulo yung mama. Senador, ngayon senador pa si Bongo. Siya pa rin ang umaasikaso sa dating Pangulo, sa tatay ninyo, na dapat kayo dapat ang nagbibigay ng serbisyo sa tatay ninyo. Di ba kayo nahiya niyan? Bakit kaya si Bongo parati ang pinagkakatiwala ng dating matanda? Kasi mas tiwala siya doon sa tao kaysa sa inyong, sa mga anak niya na katulad ninyo. Hindi ba kayo nahiya niyan? Tapos ito si Basti. Alam mo, Basti, kung may problema ka kay Bongo, i-personal mo sa kanyang sabihin yan. I-personal mong idakdak sa kanya yan. Murahin mo si Bongo na kayong dalawa lang kahit magsuntukan kayo. Anong pakialam ng taong bayan sa problema ninyo? Kailangan mo pang ilantad yan in public? Bakit kailangan mo pang ipakingay? Nasabi mo, traitor. Ano gina-trigger sa iyo ni Bongo? Kaya dyan nyo makikita na itong si Baste na nananawagan ng pagbibitiw kay Pangulong Bongbong Marcos at binabansagan si Pangulo na adik at bangag. Napaka-immature na pinuno po niyan. Sa totoo lang, si Baste Duterte, kung hindi po pangalan niyan ay Duterte, hindi po yan, baka even sa barangay captain, hindi po yan manalo eh. Pero dahil nga Duterte sila, at ang mga Duterte, hari po ng Dabaw, mananalo't mananalo sila. Ngunit, alam po ninyo mga tol, kung si Baste Duterte lamang ang lalaban sa pagka-mayor, at tingin ko kung lalaban itong si Migs Nograles, baka talunin siya ni Migs Nograles. Marami sa mga taga-Dabaw, yung iba dyan, mga nagme-message sa atin, ayaw magpakilala, pero kung titingnan mo yung kanilang location, nakikita naman yan sa internet. Ano? Kung saan yung IP address na gamit nila, eh origin talaga, Davao Region. Marami rin sa kanila na mga diskontento na talaga sa pamumuno ng mga Duterte. Naghahanap na sila ng alternatibong leader, pero hindi sila makapagpahayag dahil sila po ay natatakot. Ngayon, kung si Rodrigo Duterte dahil mahina na, sabi niya nga, pwede naman siyang mamatay anytime, pero wag sana. Kasi nais po nating makita kung ano ang mangyayari sa kasong kanyang kinakaharap at kung naparusahan siya, makita natin na siya'y makulong. Eh, hindi na yan malalaban pa sa politika. Kaya ang usapin na lamang, sino ba ang pwedeng tumakbo sa pagka-mayor sa Dabaw? Si Baste, given, dahil incumbent mayor. Si Pulong Duterte, possible din dahil siya ay kongresista, kapatid ng mga Duterte. Pero worse, senaryo para sa mga didishit dahil maglalaho ng parang bula ang kanilang pangarap na maging pangulo itong si Sara Duterte kapag ka ito po ay bumaba sa pagka-mayor. Bakit bababa sa pagka-mayor? Kasi dapat nilang protektahan ng bailiwick nila ang kaharian po nila. Kapag ka ipinagkatiwala lamang nitong si Sara Duterte kay Baste Duterte ang pagka-mayor at malakas ang makalaban nito, baka masilat sila. Pag nasilat sila at iba na ang alkalde ng City of Davao, lahat ng mga sinasabing kalokohan di umano ng Duterte administration dyan sa Davao, mabubunyag at yari sila. Kaya poprotektahan at poprotektahan po nila yan. Kung natatandaan po ninyo, sa isang talumpati ni Sara Duterte, sinambit niya na siya'y tatakbo sa halalan. Alam nga namang sabihin niya kagad, na siya'y tatakbo sa halalan sa 2028. Eh ang parating pa lamang na halalan, 2025. Pero sana mali tayo, pero maganda yon kung tama yung hinala natin. Na siya'y bumitiw na sa pagka-vicepresidente kasi wala naman siyang kwenta at doon na lang siya mag-focus sa City of Davao.
O, ituloy po natin ang pakikinig dito kay Ninyo Barsaga. Ah, kung may problema ka sa sinasabi mong kumpare mo, sinabi mo pa kumpare, pero kung makaasta ka ganyan. Oh. Yes, tama ka, Hans. Tumao. Personal yan. Pero pinapublic din eh. Yung binabagbakan ni Basta, hindi na sumasagot, hindi na pumapatol eh. Kasi nga, respeto doon sa matanda eh. Diba? Dapat manahimik ka. Basta, puntahan mo, kausapin mo. Dikdikin mo si Bunggo kung anong sama ng loob. Dito makikita natin ngayon mga tol na lumiliit talaga ang mundo ng mga Duterte. Ano? Kasi ako, hindi ako naniniwalang gimmick ito mga tol eh. Hindi ako naniniwalang gimmick para lamang sa boto ni Bunggo. Masakit man ang katotohanan pero sa pananaw ko, mananalo pa rin bilang senador si Bunggo. Hindi natin may kakailayan mga tol. Meron kasi siyang naiwan na sama o legasiya na makikita ng mga Pilipino. Ang malasakit. Yung malasakit na yan, to be honest with you, nakinabang po dyan ang pamilya ng aking may bahay. Yung lola po namin, lola ng asawa ko, pumanaw po ito noong 2020, panahon ng pandemya. At malaki po ang naitulong ng malasakit center kung saan ang author nga niyan, si Bunggo. Kaya may mga Pilipino talaga natatanaw ng utang na loob for that matter. Pero ako ha, lilinawin ko sa inyo, hindi dahil doon iboboto ko si Bunggo. Hindi ko iboboto si Bunggo. Malinaw tayo dyan. Ngunit sa mga pagkakataon na yon, tingin ko, base na rin sa observation ng mga totoong oposisyon ngayon, ang mga lehitimong dilaw at pink na oposisyon, naniniwala sila kasi na mananalo pa rin si Bunggo. Eh. Kaya whether we like it or not, tanggapin natin kung sakaling mangyari yon. Ngunit ang gimmick na ito, para sa akin, hindi para dyan sa boto. Ano, kung gimmick man sa tingin po ninyo ito, hindi po yan para sa boto. Tingin ko, ito ay kung gimmick man, gumagawa ng ingay ang maisug para pag-usapan po sila. Pero sa party po ng mga sila-sila, na mga naniniwala sa Duterte, hindi po magandang senyales yan. Dahil sila-sila mismo nag-aaway-aaway. Ano ang reason? Yung pagiging malapit doon sa pinuno nila na si Rodrigo Duterte. Ang mga magkakapatid na ito, sa totoo lang, tunay na anak sila. Pero, yung nakikita natin, parang mas itinuturing na tunay na anak nitong si Rodrigo Duterte, si Bunggo. Ito, ramdam natin yan eh. Sa live streaming ni Bunggo kahapon eh. Ay, nung isang araw eh. Tingnan nyo kung paano kausapin ni Bunggo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang mag-ama talaga sila. Ipakita ko lang po sa inyo yung live streaming at ipakinig ko po sa inyo. Ito ah, live streaming ni Bunggo. Doon po sa bahay ni Rodrigo Duterte na nagbigay po ng napakaraming indikasyon na yung isang kumakalat na photograph kasama si Mayor Alice Goo at si Rodrigo Duterte ay sa bahay niya. Ito kasi yung live streaming niya. Oh. Maraming mga ibinigay na revelasyon ito eh. Magandang araw po sa inyo lahat, sa mga nagpapakalat sa TikTok na merong masamang balita kay former President Duterte. Hindi po. Parang ang siya tunay na anak. Eh. Biruin ninyo, ang mga Duterte, si Baste, laging nasa isip politika. Laging gusto kasama ang tatay niya sa mga pagmamaisugralo nila. May nagtanggol ba sa magkakapatid ngayon na unahan pa sila ni Bunggo? Di ba? Si Bunggo pinagtatanggol si Rodrigo Duterte kasi maraming kumalat na maling balita na patay na po itong si Rodrigo Duterte kaya siya nag-live streaming. Pero malaki ang pagkakamali ni Bunggo doon. Dahil sa ginawa po na ito ni Senator Bunggo, naladlad ang ilan sa mga katotohanan na ang bahay ni Rodrigo Duterte ay ang lugar kung saan kuha po ang photograph na ito. Ito po oh. Nakikita niyo po ito. O, dahil po sa live streaming na yon, nalantad po na ang lugar na ito kung saan kasama si Mayor Alice Goo ay bahay ni Rodrigo Duterte.
ang mga photograph sa dingding, ang kulay po ng kisame at dingding, ang mueble sa pagitan ng kisame at dingding, ang tiles, ang kurtina, ang disenyo po nito, ang hanger po nito, pare-parehas dito po sa live streaming ni Bongo. Yung totoo is live and kicking at binabati kayo. Mga kababayan ko, kumusta kayong lahat? Ako yung matanda na. At hindi natin maiwasan yung balita na ngayon nagkasakit. Wala naman akong sakit. At feeling ko, hindi naman ako mamatay ngayon kagad. Nandito ako sa bahay, dito si Bong. Ako retired na, Mama Gita. Bakit ako Bong yung maliit ko na bahay? Kain lang niya. Housing lang ito. Housing ito. Tingnan niyo yung relasyon ng dalawa, di ba mga? Parang sila pa yung mag-ama eh. Pansin ninyo pag nag-uusap si Sara Duterte at saka si Rodrigo Duterte, hindi ganyan ka-close. Ewan ko kung paano mag-usap si Pulong at saka si Baste. Talagang makikita natin dito na napakalaki ng tiwala ni Duterte kay Bongo na maaaring nagiging dahilan para po magselos itong magkakapatid at ngayon makakuha ng pagkakataon si Baste para birahin si Bongo. Kasi ito na yung tamang panahon siguro dahil hindi ka nagpapakita sa mga maisugrali, bibirahin nga kita rito sa finally, magkaroon na ako ng pagkakataon para birahin ka. Pero batiin mo lang sila, yung mga Pilipino. Nandito lang ako nagre-relax at magbabati sa inyo ng magandang araw sa lahat ng Pilipino. Batiin mo lang yung mga manonood. Diba sabi ni Bongo? O, ganun, napaka-typical nila mag-usap. Parang pagkakausap ko tatay ko, binibiro-biro ko pa tatay ko. Tapos kala mo, kaidaran ko lang. O. Ganun talaga eh, yung pagka maayos ang relasyon ng mag-ama eh. Pero pagka medyo merong alanganin, mag-uusap yan, malayo ang pagitan. Para bang bisita lang na ordinaryo yung kausap. Napansin niyo yun? O, nung umuwi si Sara Duterte para magsumbong sa kanyang ama, saan pa sila nag-usap? Diba sa puntod pa ng kanilang mga ninuno? Sa puntod pa ng lolo niya, ng ama nitong si Rodrigo Duterte? Ganun ba yung close? Anyway, chika lang naman yon. Bahala sila sa buhay nila. After all, ang layunin lang naman natin dito sa live streaming na ito ay ipakalat lang din yung mga impormasyon na ipinahayag sa atin nitong si Ninyo Barsaga na ang katotohanan sa likod po ng relasyon ng magkakapatid na yan na Duterte at saka kay Senator Bongo ay talagang hindi naman po maayos. At marami pong beses natin na witness yan. Tanggapin nyo man o hindi, particular kayong mga DDS, yun ang katotohanan. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.